Boy Tosino strikes again. Walang kadala-dala dati nang naahulog sa patibong ng Bitag sa pamamagitan ng entrapment noong nakaraang taon. Entrapment operation na ginawa ho ng mga Pasig Police at mga grupo ng Bitag. Ang kanyang modus, magpakalat ng mga private videos at photos ng kanyang mga inosenteng girlfriend. At ipinapadala niya mismo sa mga kaanak at katrabaho nito gamit ang dummy account sa Facebook. Nagagawa nitong si Jonathan Malong Reyes na bininyagan ng Bitag na Boy Tosino. Mismong mga pulis Pasig na nanguna sa pag-entrap kay Boy Tosino noong December 2019, buisit sa sobrang galit dahil raw hindi marunong madala. Ngayon, estilo ng modus nitong si Jonathan Malong Reyes, a.k.a. also Boy as Boy Tosino, yaho, ay makipagbalikan sa kanyang mga girlfriend na nakipag-break na sa kanya at hinihinga niya ng 5,000 pesos at isang kilong pinakapaborito niya, Tosino. Ang nagre-reklamo mismong kanyang girlfriend na sumalba sa kanya nung siya'y in-entrap ng Pasig Police at Bitag nung nakaraang taon. Nakikita niya yan. So, entrapment ang ginawa dyan. Ang kanyang kasalukuyang girlfriend ang siyang naglagak ng piyansa kay Boy Tosino para pansamantala itong makalaya. Ngayon, back to business as usual si Boy Tosino. Gusto niyang makipagbalikan sa kanyang girlfriend na ayaw na sa kanya, nadala na, at may kondisyon siya, 5,000 piso at 1 kilong Tosino. Boy Tosino strikes again. Panoorin. Hinihingi po ako ng tulong sa dahilan ng ang ex-boyfriend po ko na si Jonathan Malong Reyes. May gumawa po ng dummy account at nagpasa po ng ilang private pictures sa trabaho ko. Sa ginawa niya pong yun, hindi po ako nakapagtrabaho ng maayos. At nag-depress po ako kasi pati sa pamilya ko, balak niya pong magbasa ng mga private pictures namin. Inad niya po at nag-message po sa nanay ko, sa kapatid ko at sa pinsan ko. Lalo po akong natakot kasi pumisakit sa puso ang nanay ko. Boy Tosino, hindi lang Tosino ang gusto. Abay, 5,000! Noong unang tinulungan ko po siya, makulong din po siya at tinulungan ko siya na mag-asikaso po ng mga kailanganin niya para makalabas po. Kaya po hindi ko po inaasahan na gagawin niya po sa akin yun. Humihingi po ako ng tulong sa inyo, Sir Bendul po. Sa linya ng telepono natin mga bossing, ito'y kasama natin ngayon at tatago natin sa pangalan si May. Ano ba ang status ngayon? Gusto niyang humingi sa iyo ng pera uli? Opo, Sir Ben. Bay, subukan natin tawagan kung matatawagan natin si Boy Tosino. Hello? Jonathan? Hello? Jonathan, kaya kita tinatawagan din, nareklamo ka pa, ulit-ulit nga lang ginagawa mo itong pangungotong ng Tosino at saka 5,000 dito sa girlfriend mo na ipinapasa mo yung video. Alam na namin kung saan ka nagtatrabaho. Alam namin kung saan ka nakatira, Jonathan. Sumagot ka. Si Ben Tulfo to, si Bitag. Wala na. Di ba? O sige. Pwede kang umiwas. Di ka pwede magtago. O sa kabilang linya natin ngayon, si Police Colonel Moises. Sir, kami lumapit sa iyo. Alam mo naman siguro, very familiar na to sa inyo. Ano? Parang walang kadala-dala. Kasama namin kayo last year. At ngayon, mismong complainant niya lumapit na sa amin. Mahirap lang dito, sir. Kung isasagawa yung entrapment, kasi parang ang nangyayari dito, sir, paulit-ulit, tapos nag-develop siya ng fake account. Pinapadala ngayon yung mga videos, private videos nila ng kanyang girlfriend at gusto makipagbalik at humihingi uli ng 5,000 at isang kilong Tosino. The usual ng binitag ninyo last year, sir, nahuli natin. Opo, namonitor ko po yun dahil isang staff niyo po nagsabi sa akin. So, kung titignan natin, parang ito, parang gusto niya mag-take to ulit. Yeah. At saka naka-insulto na po talaga sa totoo lang. Kasi napahiya na nga siya, nahuli na nga siya, sinugsog pang ulo niya sa lupa ng hinuli siya. But ngayon, pabalik-balik na naman.
Sir, hindi maganda ang ginagawa nito ni Jonathan. Sir, eh, hindi namin makalimutan yung effort ninyo. Baka masayang. Wala ho ba kayo pwedeng maimbitahan nilang to at this point sa presinto na wag nang sayangin na entrap na kasi madulas na to eh. Gagawin natin lahat. Basta pumunta lang po yung complainant natin, oh, yung biktima, doon sa opisina. At ako na bahala gumawa ng lahat ng paraan. Makasuhan ulit itong tao na ito na hindi ko maintindihan kung bakit ganun siya. Narinig ko yung boses niya. Pamilyar na pamilyar sa akin yung boses niya dahil ako nag-interview sa kanya po. Kaya sabi ko, taranta. Mahirap may salita pero nakakaasar po. Totoo lang sir, nakakaasar okay talaga. May, kaya mo bang pumunta? Opo sir, kaya po, kaya po. Colonel? Opo. Baka pwede na siguro si May makuha na ng statement. Baka siguro, sir, magawa niyo lang siguro ng pag-interview na doon, papupunta sa presinto. Is there a way na to summon the suspect dito na mismong titistigo, sir? Total, may record na to. Si May? Madali lang, sir. Kukuhaan ko na ng statement yan. Then yung video, ang ganyang cellphone, contact number, yes, conversation nila. Okay. Enough na pwede natin ipail ang kaso. But dagdagan natin yan dahil mayroon kaming other intelligence report tungkol sa tao na ito. Ay, sus na po. Alam po namin na hindi lang sila yung biktima eh. Marami pa. Kaya, okay, na-develop na po namin yan. It's happened lang yung isang biktima niya na try naming kausapin. Nag-refuse kasi nahiya naman. So, wala kaming magawa. Pero ito, si May, I'm very happy na mayroon another complainant. Para at least ma-prove natin talaga yung kalukuhan ng tao na ito. Na si Jonathan alias Tosino Boy. Okay. May, huwag mong sayangin ang effort nitong mga pulis natin sa Pasig, particular si Colonel Villaseren. Pwede bang chief of police na yan? Pwede bang, baka mamaya, pag nag-umpisa na, atras ka rin naman. Yan ang magiging problema ko minsan. Ikaw ba, atras, May? Hindi po, sir. Ito turnover namin sa inyo, Colonel, and I know for a fact na pagdating naman sa tropa ninyo, sir, naasahan namin na 100% kayo agad. Nakita namin ang kilos at galaw ng tropa ninyo. Nakita namin kung paano kayo kumilos. At yung kilos lang ninyo, sir, ang ginawa niyo yung entrapment noong 2019 November, kahanga-hanga ho, nakita namin. At yan, nakikita po rin sa video naman eh. Nasa file namin yan, sir. Sige po, sir. Ang papunta na si May, sir, sa opisina ko, anytime, wala problema. Actually, nang tinawagan ko ako po ng staff mo, pinaready ko na lahat. Alright, including sige. Including investigator. Kasi gusto ko kasi immediately ma-actionan yan eh. Okay. Kasi pag tumagal, baka mamaya maraming pa mabiktima yan. Tama, sir. May, please, punta ka sa opisina. Walang problema. You are very much welcome. Gagawin natin lahat. Makasuhan ito at makulong itong tao na ito. Sa kabilang linya natin, magandang hapon sa iyo, Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Good afternoon, sir. Okay. Hawa tuloy ako bigla kasi Boy Tosino yung pangalan. Kasi Boy Tosino, kasi ang mga girlfriend niya, kapag medyo minumura niya, sinasaktan niya, kapag sumuko na sa kanya, babalikan, gusto niya makipagbalikan, pero meron siyang pang panakot yung mga private videos nila. Pinapadala niya doon sa mga kaibigan at doon sa mga kamag-anak, tapos dinideny niya hindi siya. Pero wala namang iba, sabi ng mga complainant, the same, na parehong kanyang style. Ano kayang nasa utak nito, Dr. Camille? Pag mga ganito, are these people sociopath? Ano bang tawag niyo? I don't know. I may be wrong in what I'm saying. What do you call this? So pwede na po natin sabihin na sociopath yan. Kasi unang-una, walang remorse dun sa ginagawa niya. Ibig sabihin, hindi siya nagigilty. In fact, hindi nga siya natatakot eh. At saka, paulit-ulit niyang ginagawa. Diba? So, ang isang parang nagiging ano sa akin, parang question, yung kung ano yung ginagawa niya dun sa isang kilong tosino. Kasi meron kasi tayong tinatawag, Sir Ben, na meat fetish. Ibig sabihin, pinagpapantasyahan niya kahit na sabihin mo na isang kilong tosino lang yun. So, maaring merong amoy yung tosino na talagang kinukumpara niya to be sexually gratified also. Ako? Kaya nga parang mas lalo mo sasabihin, mas i-confirm na natin yung pagiging sociopath nitong taong ito. Kasi may mga ganitong klaseng behavior siya. Dahil sabi niyo palagi, ang kaakibat ng pera is tosino, right? Yes. So, yun yung tinatawag na meat fetish. Dok, nandyan sa kabilang linya si May, ano, na ayaw niya nang talaga. Kaya lang, tinatakot siya. Pag makipag-break up siya, ilalantad yung mga private videos niya. Una sa mga katrabaho muna, susunod sa pamilya niya.
eh, ito yung tao, ito yung girlfriend niya na nagpiyansa sa kanya nung una siyang nahuli doon sa ibang babae. Kaya ito naman siya may lumapit sa amin. Ano ang advice mo dyan kay May, alias May? Okay, May, unang-una, nakita ka na ng isang tao na talagang, alam mo, walang kaluluwa, walang, hindi yan magsusorry sa'yo. At saka kung kaya niyang gawin yan, at nagawa na niya yan before, hindi kinakailangan pag-isipan natin na talagang mahal mo tong taong ito. Maaaring talagang sabihin natin, we are trying our best to romanticize the situation eh. Naawa ka, pero actually awa lang yun at hindi talaga pagmamahal. Lalo pat nakita mo yung pangyayari na ginawa sa'yo. Yan yung tinatawag ng mga emotional vampires. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng makuha sa'yo, iti-threaten ka. So ngayon, kung sakasakali, totoo na-expose na ganyan, might as well, ang gawin mo, di sabihin mo na sa mga kamag-anak mo na merong ganitong mangyayari, merong ganyan na sasabihin palabas, sana na maintindihan niyo yung sitwasyon. Parang ikaw, uunahan mo na. Para hindi rin talaga, kasi pag nangyari yan na talagang na-diffuse mo yung pangyayaring ito, siya yung magiging talo eh. Kasi ngayon, parang lahat ng mga naging biktima niya, kumbaga sa ano, walang, hindi alam yung gagawin. So, sabi nga ni Cherben, you have to be consistent na talagang ituloy mo tong kasong ito. Kasi once na hindi mo ituloy ito, uulit at uulit lang. Maaaring maging malala pa yung sitwasyon na hindi lang siya ganito, baka mamaya tumaas na yung ibibigay, yung halagang hinihingi. Baka mamaya isang buong litro na yung hingi nito. Isang truck ng tusino. Dati tusino lang. Ngayon, baka isang malaking buong bahagi na ng baboy. Nakikita mo yung puto na ikaw rito para sabihin mo na ikaw din ang makakagaling dun sa sitwasyon. Ikaw din yung makakatulong sa sarili mo na to ease yung possibility na maayos yung kung ano man yung nangyayaring takot na nararamdaman mo. Secondly, kung talagang sabihin mo, mababagabag ka pa in the next few days or umabot ng ilang linggo, I think it's also best to seek professional help. Walang masama na tawagan, sabihin mo sa bitag, tatawag ka uli sa akin para makonsultahan ka. Kasi baka mamaya, Sir Ben, yung possibility na magkaroon siya ng depression because of what happened, ito pwedeng mangyari yan. Ayun, okay. Doktora Camille, gagawa namin ng paraan na kakausapin namin siya na kung maaari, kung siya ay medyo balisa ngayon, anxious, we will touch base with you. Alam mo naman, kayo naman ay pag-public service, kunting advice lang sa mga kapareho nito. As a matter of fact, malaki na natutulong nyo, Doktora Camille, sa mga nanonood sa atin. Dahil educational, lalong-lalo na ngayon, mga tao anxious. Kapareho nito. Sobra eh. Oo. Tapos nagkakaroon pa ng ganyang klaseng problema. Okay. Alam mo talaga, yan, usong-uso yan ng mga ganyan na talagang they take advantage of people. Ayo. It doesn't necessarily mean na kahit po sa sinong mga tao na pag yung kayo ay naging biktima nito ay mahinang tao kayo at meron kayong problema sa pag-iisip. It so happened na siguro medyo poor lang yung mental health natin during that time. Kaya ito yung way para to cope din sa situation, lalo pat may nakabola sa atin. Oh. Ay kumisa naman tayo, napakagalibot pag nabola-bola tayo. Una po, huwag po kayo mag-alala, hindi po ito mental health disorder. It can be a mental health issue, but it doesn't mean na talagang kayo ay merong depression sa pag-accept dahil kayo ay sabihin na natin nagawa ito at yun, kumbaga sa tinulungan nyo pa yung isang tao, meron talagang problema. Hindi po masamang tumulong, pero siguro po at this point in time, alamin nyo kung sino dapat ang tulungan at hindi yung mga taong ganyan na nagsasamantala. With that, Doktora Camille, kami ang papasalamat sa iyo. Tutulungan din namin to si May na ay inaantay na siya sa opisina ni Police Colonel Moises Villaseran, Pasig Chief of Police, at para makapag-file ng complaint. Sa iyo, May, ready ka na ba talaga? Walang atasan dito, May, ha? Okay? Apo, itutuloy ko po. Huwag ka mukhang malungkot dyan. Mag-file ka muna ng complaint para maimbitahan to. Once naimbitahan itong suspect na to, ako'y susulpot sa presinto. Para sa iyo. Okay ba? Magmamas ako, mag-face shield ako, lahat. Salamat po, sir. May space suit pa kung gusto mo eh. Para makarating ako sa presinto. Okay? Opo, okay? Sir. Opo. Alright, opo, sige. Sir. Alright, salamat sige. Po. Alright, sige. Yan ho.
Abangan niyo ito, ano? Kasi hindi pa tapos dito, pero itong problema na to, tututukan to ng bitag, lalo na ngayon. Ikaw naman sa iyo, boy, to sino? Ikaw yung lalaking napakawalang kwenta talagang, ewan ko kung talagang sundutin ko yung ilong yung ballpen ito, papasok ko to talaga, makinig ka. Kung ikay nagtatrabaho dyan sa Lunar Steel Corporation dyan sa Pasig, kayo dyan, meron kayong isang kasamahan dyan na may kunting tagas ang kokote na sabi nga ni Doktora Camille, ang tingin niya sa babae, mga tusino. Pag nakikita siya ng babae, amoy tusino. Ano bang meron doon sa tusino na yan? Kaya nga pinagnanasahan niya yung tusino, pag tusino ang nakikita niya, si babae. Na yung girlfriend niya ngayon, ayaw na sa kanya dahil pinagmumura niya. Ikaw makinig ka, Jonathan Malong. Pasisikipin namin ang mundong iyong ginagalawan. Nasisiguraduhin ko na kapag kaharap mo na ako, sasabihin, hindi na po ako uulit. Dadala ako ng sundot talagang papasa ko sa tumbon mo na yun. Lalagyan ko ng pumada. Tingnan natin pag nagbalwakan yun. Ay, nanayari pala ako. Umanda ka, maayos ka, maimbitahan ka sa presinto.